Hello everyone! Sino mahilig po sa ukulele dyan? Kung mahilig po kayo, ito yung pagkakataon na makinig kayo para malaman ninyo yung mga pag-aaralan namin. Ako po yung tao na mahilig sa music, mahilig sa instrumento. Kaya kung kaya kong pag-aralan, kakayanin ko. Katulad ng mapapanood ninyo ngayon dito. At syempre habang nag-aaral tayo, marami talagang mga moments na nakakatawa. Minsan nagkakamali. Nobody's perfect talaga kapag nag-aaral ka. So, tunghayan po natin ang videong ito. At sama-sama nating panoorin at matuto kung meron kayong mga instrument na ukulele po. Ilalagay nyo. Pero nga, kumpleto pa yan lahat yan. Kumpleto pa yung string na tinutugtog mo. Kung sika, ibig sabihin ito. Iba si yon, si? Para, si. So, pakinggan mo muna yung ano mo, yung key mo. Go. Nag-iisap ka. Okay, wait. Balikan kita. Ikaw nga, silingan. Tingnan mo. Maganda mo, ah. Yung fingering position mo. Yes. Ito ang A, diba? Ito ang A. Okay, trick time!
tayo sa A. Take ng E. Okay, this is D. Pag inusog ko dito to, D. E. Third D sharp? D sharp. D sharp. Okay, D. D sharp. Oh, what's next to D? D E. E. So, yan ang E. Thank you.
ito na yung pangalawang Sunday namin na nag-aaral ng ukulele. So, mas madali siyang matutunan kaysa pag-play ng guitar talaga. So, 4-string lang sa ukulele, tapos samantalang sa guitar naman ay 5-string. So, para sa akin, yung ukulele is napakabilis matutunan, basta you have to listen lang talaga. At saka, alam mo na yung mga chords na dapat gamitin at napakadali para matutunan kahit mga bata. Kayang-kayang gawin ito. So, maraming salamat guys sa pagsama ninyo muli sa akin sa journey kung ito o sa pag-aaral natin. At sana hindi lang ito yung araw na makasama ko kayo. Maraming salamat and thank you so much for watching. See you soon, boys. God bless.